Hi guys, this is A. This is Jay. And this is Kitty. Hello. Hello, Mouchy. Mic test. Hello, mic test. Hello, good evening. Wala kang kutsara. Hello, Max. Hello, Mouse. Hello. Hello, Max. So, ang topic po natin ngayong gabi ay... Wala. Kumain ng tinolay. Kumain ng tinolay. Kumain ng tinolay. Paano po kami nabubuhay ngayon kasi kakauwi na ng parents ko sa Pinas? Hindi paano nabubuhay. Mabubuhay naman talaga tayo. Or paano yung routine pala namin? Yung routine lang yung nabago kasi. Kasi, di ba yung mga mag-asawa dito usually, pare sila may trabaho, hindi sila sabay nag-work. Yung oras ng trabaho nila magkaiba. Yung iba pang gabi. Yung iba pang gabi. Yung iba pang umaga. Para lang hindi sila sabay. Hindi. Sa bahay. Nag-aalaga dun sa anak nila. Yeah. Anak pag maliliit pa lang yung mga kids. Hindi. Para kasi yun sa mga nagbabalak na pumunta dito. Yung pagdating, naghahanap ng work, may anak, mga wala pang daycare or meron daycare. So, paano nyo i-manage yung time para pares kayo makapag-work? Iba-iba naman yan eh. Depende kasi kung ano makuha ng work. Like kami, sinuwerte lang, pares kami ng company na pasukan. Asa ba yung camera? Kaya, sabay kami pumapasok sa mga pang-mula. Careful, Kitty. Mom, oh, that's not, the camera's not there. Pero tulad ng ibang mga mag-asawa dito, itong kapitbahay namin, may dalawang anak din sila. Nag-work parehas yung mag-asawa. So, hindi sila sabay pumapasok. Yung, I think, yung lalaki, gabi siya. Hindi, or madaling araw. Hindi, usually gano'n naman setup. Ang mahirap kasi, kapag kunwari, kitty no. Kitty. Ay, no. Kitty, go to your flat. Mahirap pag parehas office works kayo. Kunwari, professionals kayo dali sa Pinas. Ganyan, or sa office talaga kayo nag-work. Dito kasi, kapag office yung work nyo, siyempre, office hours, usually, mga 7 to 3.30, 8 to 4.30, ganyan. Some point? Hindi, depende kasi mahirap kapag parehas office work kayo kasi kailangan nyo talaga maghanap ng daycare. Kailangan talaga. Pag parehas ng time. Oo, otherwise. Kasi may office work naman hindi parehas ng time. Kasi usually, mga overnight works, mga ano yun eh. Mga sa warehouse, saan pa ba? Mga manufacturing, gano'n. Sa factory, gano'n. Yun usually yung mga ano eh, mga may mga overnight works. Ang mahirap. Hindi naman mahirap. Actually, kung kaya niyo yung trabaho niyo, kung kaya niyo magsalita, kung kaya niyo umaga, isa sa inyo umaga, isa sa inyo panggabi, yun. Kung ano yung mag-work talaga. Mas okay kasi, mabilis kayo makaka-ipon. Pero ang pagpipilian kasi is, gusto nyo bang makapag-work parehas agad? Or mas okay ba sa inyo na habang nagsisettle, isa lang muna? Pero syempre mahirap para matatagal lang kayo mag-ipon. Ang kailangan, masettle nyo agad kung gusto nyo mag-work pareha, sino mag-aalaga sa mga bata. Oo. Oh, or kung ano, maghanap na kayo ng daycare. Peace. Especially, ngayon kasi, dito kasi sa Saskatoon, medyo mahirap kasi makahanap ng licensed daycare. Makaiba kasi yan. Merong private, merong license. Yung private, okay din naman, pero wala kasing government subsidy yun. So, lahat ng,
kumari, yung iba nagcha-charge $40 a day, $750 a month, $800 a month, ganyan, depende. Sa age? Depende sa age ng bata. So, ganun yung mga presyuhan na dapat i-consider nyo kung magkaka-work kayo, i-deduct nyo naman yung babae nyo sa date niya. Lalo pag newcomer kayo, kasi napakahaba ng list ng ano, ng wait list ng mga licensed daycares. Yung mga licensed daycares naman, sila yung mga pumasa na sa mga requirements ng government. So, yung mga bata na nandun is yung daycare fees nila is subsidized na ng government. So, from 800 to 750, ganyan. Or from 700 to 800, magiging 270 na lang ata per month. Ganun. I-check nyo na lang. Ito, ang syempre, ang dilema, ang hirap makakuha ng spot sa mga license sa daycare. So, kailangan nyo muna para mamuhunan, doon muna kayo sa mga private na daycare. Meron namang ibang private daycare na ongoing na yung ano processing ng daycare. Oh, okay, ano, wag kayong manghinayang doon sa pera na ibabayad sa mga licensed daycare. Sa mga private daycare. Kasi, yung iba doon is nagpa-file na ng licensure nila. So, eventually, kung nakapasok na kayo doon, tapos naging license na sila, nasa priority kayo. So, kumbaga parang uunahin yung mga anak nyo na i-cater dun sa daycare. So, ano, hindi nyo naging kailangan hintay ng ano, makapasok pa na dun sa waitlist ng mga licensed daycares na at least kayo, nasa priority kayo dun kapag naging license na yung mga license na yung pinasukan yung private daycare. So, para makapag-decide kayo, mag-compute na lang kayo. For example, kung magkakover kayo, minimum, magkano yung monthly nyo. Tapos kung mag-decide kayo na i-daycare yung bata, let's say, private muna. So, mga 750, 800, depende rin sa age. Kasi mas younger, mas mahal. Yeah. Lalo yung mga infants. Kasi sila dito, kahit mga infants, yan, nilalagay sa daycare. Maganda naman sa daycare kasi safe naman yung daycare. Meron naman minimum ano sila, parang minimum guidelines na sinusunod kahit mga private daycare. Tapos yung mga pagkain, libre na. Ngayon kung yung snacks, yung breakfast, snacks, morning snack, tapos lunch, tapos afternoon snack, yan kasama na yun dun sa bayad nyo sa daycare. Okay. No. So, ang pagka-baby pa, siguro, tulad sa daughter namin, ang naging issue lang, kasi picky eater siya. So, parang medyo lugi kami dun sa breakfast, sa snacks, kasi hindi siya kumakain sa date. So, ginagawa namin, kasi hindi siya makain, sa morning pinapag-breakfast namin. Then, pag-uwi, mga 4 o'clock, yun, pinapakain namin agad ng snacks at dinner. Pero milk, nagbibigay din naman sila ng milk sa daycare. Bali, yung pasok pala namin, yung pasok namin, maalis kami ng bahay ng mga around 6:30, ganyan. So, pasok kami ng 9 o'clock. 7 o'clock. 7 o'clock. So, ano, yan, dinadala na namin siya. Along the way lang naman din kasi yung daycare. So, dinadala namin siya doon sa daycare ng nakakarating kami doon around 6:45 na. So, meron pa kami 15 minutes to travel from daycare papunta nun sa office. So, hindi naman kami nalilate. Tapos, pagpa-uwi naman, 3:30 kasi yung out namin. So, around 4:45, nandun na kami sa daycare. So, pipick up namin si Kitty. Yeah. Ayun, tapos pag-uwi sa bahay, saka siya babawi ng mga kinain. Kasi mahina talaga siya kumain sa daycare. Kayo, kung medyo sanay yung anak nyo ng na Filipino food or Pinoy yung nag-aalaga, maraming naman mga daycare dito sa Saskatoon na Filipino yung may-ari. Pero yun lang, parang bihira ata yung mga license. Bihira yung mga license. Saka matagal kasi yung pagka-license. Matagal din yung processing.
Usually 3 months daw, pero umaabot na mga 5 to 6 months. Yeah. Kasi yung license, yung daycare ngayon na kung saan nag-aano si Kitty is parang pangatlong session na daw sila with the government. So, di pa nila alam. Parang hanggang 5 session yata yun, I don't know. Kaya ayun, hihintayin lang din, baka pala rin maging license. So, yung binabayad namin malaki, mabawasan ng sobra para pakadagdag din sundon saan sa CEMS. Kanya. So, baka yung iba nagtatanong, paano kung pinasok ko sa private daycare yung anak ko? Pwede ba siya i-claim ng tax? Lahat ng binabayad mo na parang Kitty. With regards to sa ano, sa childcare ng anak mo, kunwari. Yung transportation niya, yung bayad niya sa daycare, etc. etc. Pwede mo siyang ano, parang ipunin mo yung resibo. Basta make sure na may resibo yung ano, yung kukuhanan mo ng service, ganyan. May resibo yun, tapos ipunin mo yun. At the end of the tax season, kapag mag-file ka ng tax, pwede ka mag-claim. Mag-claim ka ng tax credit para mabawas-bawasan yung tax obligations mo sa government. Para, ano, hindi masyadong masakit sa bulsa kapag bayaran na ng tax. So, tabi nyo lang yung mga resibo. Kitty. Kasi naka-claim naman yun. So, yun yung kapag kayo-kayo lang nandito. So, paano kung meron kayong opportunity na magdala ng kamag-anak? Oh, yun. Kung meron kayong opportunity na magdala ng kamag-anak, mas tipid yun. Mas makatipid kayo. Although, syempre, mamayaran yung pamasahe, tapos, ano, yung pagkain, Kiri. Syempre, Kiri. Yung mga days, mga necessities nung kamag-anak nyo napupunta, ganyan. Pero ano siya, parang mas okay siya kasi syempre, kilala mo yung mag-aalaga or ganyan. So, much better. Kasi magkakaroon tayo ng parang freedom para gumalaw-galaw. Lalo, mahirap kasing lalo pag nag-work kayo parehas mag-asawa or mag-partner, ganyan. So, paano kung ano, may tanong naman kayo na yung anak ko preschool na, so pwede na siya mag-school. Pwede bang hindi na siya i-daycare? So, ang sagot, depende. Kung kayo-kayo lang ang nasa bahay, time kasi ng preschool, hindi siya whole day and hindi siya 5 days a week. So, kung papasok siya sa school, yung pre-K na yung anak niyo, so that will be Monday to Thursday lang. Depende pa yung iba kasi parang thrice a week lang. So, I'm not sure sa ibang school. Pero yung experience namin, 4 times a week, then yung oras ng pasok niya, 9 a.m. to 12 lang. So, for example, kami, umalis kami lang, ang pasok namin sa office 7. So, dapat may before and after care siya. Yeah. So, that will be 7 a.m. to 9. Tapos 9 to 12 kasi yung school niya. And then 12 to 4, dapat may aftercare siya. Para pag-uwi namin, pick up na lang namin siya. So, ibang setup naman yun. Ibang setup yun. Pero, yun nga, nakadepende pa rin sa ano. Sa kung ano yung magiging work nyo, or ano magiging setup nyo, or kung pupunta kayo mga kamag-anak, or ewan. Pero, medyo complicated kasi kapag nag-aaral na yung bata. Lalo kung preschool. Kasi yung preschool nag-start dito 4. 4 diba? 3. Hindi, 4. Nag-accept silang 3. Oo nga, pero nag-start siya formally 4. Baga, pwedeng ano, depende sa discretion nung ano, nung school, kung i-accept yung anak nyo ng 3 years old. Kasi si Kitty, in-accept siya 3 years old. Pero, meron kasing parang special condition yung school na kapag kunwari, hindi first language nung bata ang English, or kung merong parang mga developmental, hindi naman developmental, parang learning delays, ganyan, speech delays, ganyan, ganun. Inaano siya, parang maaga siyang ina-accept sa preschool. So, si Kitty kasi, since yung hindi naman siya native English speaker, tinanggap siya sa preschool, 3 years old pa lang. And then, pag nag-4 na siya, preschool siya ulit. So, para siyang repeater, ganun.
two times siya mag-preschool before siya mag, ano, mag-kinder. Saka dito sa Canada, hindi ko sa Pilipinas na okay, kung magaling yung anak mo, kahit 3 years old siya, pwede siya mag-kinder or grade 1, hindi ganun. So, nag-base sila sa age. Sa age, yeah. So, kahit na matalino yung anak mo, kung 3 years pa, kung 7 years old pa lang siya, hindi. For example, pag matanda na. Pero para kay Kitty ko niya, 3 years old, na-accept siya. So, pag 4 na siya, pre-K pa rin siya. Hindi siya pwede mag-kinder after. Bakit nga? Baka kasi may cut-off sila parang... Oh, may age, sa age. Hindi, sa birthday. Pa January ng year na yon 5 na siya. Oo. Tama ba? For June? Yep. Parang January ng school year, dapat nag-5 na siya. Kung magki-kinder na siya. Kaya lang 4 pa rin siya next year. Kasi may pa yung birthday niya. So parang gano'n, may cut off. Then, take a minute. Ano pa? Kapag curious kayo kung ano yung parang qualifications ba or consideration ng school para matanggap, lalo na yung sa mga newcomers, pwede kayong kumuha sa mga school na application form for pre-K, kinder, so may mga may questionnaire na makita nyo. Kasi meron mga, naalala ko yung question, parang kailangan ba ng financial support or meron bang tulong na relative kayo dito. So, pwede nyo i-declare na wala. Tapos, meron bang ang opportunity yung anak nyo na makimingle sa ibang kids. So, parang may related na ganun na question. So, pwede nyo i-analyze. Kasi yung Pinoy ni Jay, parang ano lang, yung sa language. So, madami kasing questions yung i-consider nila. Then, experience namin, bukod dun sa application form for newcomers, pupuntahan kayo sa bahay. Personally, interview kayo ng magiging teacher nung ano, anak mo. So, yun, i-check nila. I'm not sure kung chine-check yung bahay and then kung paano yung behavior ng bata, kung capable ba siya mag-adapt yun sa setup ng school. Basta yung preschool, ano yun, libre. Libre. Huwag niyo mong problemahin yung ano. Kasi libre lahat ng ano. Libre naman yung education dito. So, hindi nyo pa lang problemahin. Kahit sa Pinas kasi yung Catholic school may bayad. Eh. Dito kasi kahit Catholic school, kahit French immersion school, ganyan. Ano, public school. Free pa rin siya. Libre. So, speaking of libre, libre ang elementary until high school. Tama diba? Yeah. High school, middle school. So, ang may bayad lang, pag, kapag nag-start na sila ng mag-aral ng, sa university. So, it's, ano, it's a top, it's another topic na yun. Yeah, kasi iba naman dun, like, ano lang, parang, share lang namin. Karamihan kasi dito hindi na nag-aaral sa university dahil ayaw magkautang. But another topic na yun kasi mahabang usapan ulit niya. Yeah. Bikin sa mga naam namin, narinig rin na. Pero yun, going back to our topic dun sa, ano, sa daycare. Kitty. Well, yun nga. Share namin yung experience namin kasi nagkaroon kami ng chance na nandito yung parents ko. So, that's for 6 months. Luckily, nandito sila nung start ng class, kaya napasok namin si Kitty sa pre-K. So, ang setup, since may driver's license si father ko dun sa Pinas, yun yung gamit niya dito, nakapag-drive siya. So, sila yung naghahatid kay Kitty sa umaga, and sila din nagsusundo. Kaya, wala kaming kailangan na before and after care. So, that way, makatipid kayo kasi yung relatives niyo. Yun yung mag-a-assist sa inyo and mag-mind dun sa bata habang nag-work kayo pareho. Since ngayon, 6 months, umuwi sila sa Pilipinas, so nagbago kami ng diskarte. Decide kami na iiwan mo na si Kitty sa daycare. So, swerte rin, nakahanap ko yun ng private daycare na along the way, malapit lang dito mga... Na Pinoy. 3 minutes. Kasi pagka private daycare kasi, I'm sure nagdadalawang isip yun kasi ako nagsip. Ako, personally, parang nag-doubt ako. Pero yun nga, sabi nung Pinoy na kausap namin sa daycare, it's all about that, ano, yung trust. So, kung pagkakatiwalaan yung mag-aalaga ng anak mo. Siyempre, try lang.
Kasi meron naman ano eh, hindi naman kayo committed na ano, na mag-take care ng once a month kasi nag-offer naman sila ng ano, parang mga drop-ins lang. Per day. Drop-ins, yung mga per day. Kasi yung sa amin parang, hindi ko alam kung mura o mahal, pero $40 a day kasi yung drop-in sa, ano, sa daycare na. Siguro mura siya kung hindi niyo iiwan everyday kasi sana nag-monthly na lang kayo kung everyday. Kasi kung 40 per day, everyday, more than 750. Pero kung magmamonthly kasi 750. So yun, I think yun lang for free kay Kiki. Set up namin with relatives, without relatives. So, ano lang, short story lang. Before dumating yung parents ko, parang na-experience namin lahat ng setup. Kasi yung first year namin dito, tinry namin si Jamie yung mag-over. Yeah, ako muna yun. So, ako, nag-stay ako sa bahay para maalagaan ko yung anak namin. Yeah, pero mahirap kasi pag ano, pag isa lang yung nag-work sa inyo, parang unti-unti makikita mo yung savings bumaba-aba. Okay. So, eventually, parang, edi natin kaya. Kasi gaya niya, since nung pagdating namin dito, nagtaas na lahat. Yung rent tumaas, after yung groceries tumaas after a year pa lang. So, wala, kailangan na talaga mag-work parehas. Kasi, alam mo yun, kaya naman mag-survive. Mahirap nga lang yung parang work ka ng work, tapos hindi ka makakaipon, hindi ka makakapag-enjoy, hindi ka makakagastos for magbagay. For fishing. Mas okay pa rin na dalawa kayong nag-work kasi para kahit paano, meron kayong extra money for kung gusto nyo mag-travel pa US, ganyan. Or gusto nyo mag-fishing, mag-camping, ganyan. May extra pera kayo pag eat out, ganyan. Although hindi naman kami nag-kumakain sa labas madala. Ayun, so, kuwari, bago pa lang kayo, ano, yung darating pa lang kayo dito sa Saskatoon or in Canada, sa Canada in particular. I don't think mahihirapan naman kayo maghanap ng I don't think mahihirapan kayo maghanap ng mga ano, private daycares. Usually nasa mga Facebook. Merong ano eh, merong group sa ano eh, sa Facebook na parang nandun lahat ng mga ano, mga daycares. Oh, yung pangalan nun? Child something. Child care. Kitty, no, don't touch it. Saskatoon something, i-propose na lang namin for reference. Kahit saan, hindi ko alam, basta kailangan dito sa screen somewhere. Para ano, maging ano, updated kayo dun sa ano, sa mga available na daycares na pag nagtatanggap ng ano ng kids within sa ano sa area na pupuntahan niyo. Bago nagbukas na daycare private or licensed for you kasi private yung nagpo-post doon. Tapos yung mga naghahanap din ng mga nabataan nila din yung pwede mag-alaga ng anak nila kasi gusto rin dito. Nanny, so, tawag ng babysitter kasi merong mga pa. Ibang students na nag-babysitter, so parang sideline nila yung dami nag-offer din doon ng service nila. So, depending nga sa preference nyo, kung gusto nyo ng ganun, meron din, available naman. So, hindi naman kayo, hindi naman kayo mahihirapan maghanap ng ano, ng daycare magbabantay sa anak nyo, magastos lang talaga. Magastos lang, sa simula. Kasi hindi naman, di ba? Hindi naman mahirap eh. Mahihirapan kayo kung choosy kayo na gusto niyo lang talaga doon sa licensed daycare. Kaya kung hirap kayo magtiwala. Mahihirapan kayo kasi ang waitlist noon, imagine nag-sign up kami for waitlisting para kay Kitty before pa kami pumunta rito, which is 2021. E 2023 na hanggang ngayon wala pa rin nag-open na slots doon sa ano sa mga pina-waitlist namin na daycares. So, wala, eventually, kailangan na rin. So, yung private daycare, wala pang araw, dalawang araw, nakahanap na kami. So, kayo. Huwag lang kayong choosy. Tsaka, kailangan may pera kayo. Para, ano, para, ayun, makahanap yung daycare. Kasi magastos talaga yun. Imagine $40 a day. Siguro, minsan, hindi naman sa pag-being choosy. Parang, syempre,
pagbago kayo sa bansa, tapos iba yung culture, parang ako, personally, hindi ko alam paano nila alagaan yung anak ko kung hindi sila Pilipino. So, siguro yun yung mga factors na may isip din. Bukod dun sa pera, paano nila alagaan yung anak ko, tapos, syempre, iba yung upbringing dito ng mga bata, iba din yung mga food. Pagkain. So, depende kung ano, kung anong gusto niyo magiging pagpapalaki ng anak niyo, kasi iba-iba rin yung nationalities ng mga nagkanak. Mga nagde-daycare. Nagpapadaycare? Talagang nagde-daycare? Nagde-daycare. Then, ano lang din, parang additional info. Kasi mga bata dito, lagi may sakit. Yeah. So, parang may nabasa kami ng article na normal lang na parang 6 to 9 times a year nagkakasakit yung bata sa change ng weather. So, pati doon sa daycare. Kasi, syempre, yung bata, iba-ibang lahi din na nakasama. O, pasok, syempre, hindi mo alam, may sakit. Yung iba, hindi naman nila ma-afford na mag-stay sa bahay kahit na may sakit ng anak nila. Kasi, syempre, mawawalan sila ng kita. Yung iba, talagang pinapasok pa rin sa daycare kahit na may sakit yung anak nila. So, ano, set your expectation. Ang tawa ba yung term ko? Basahin yung ano, yung expect nyo na palagi magkakasakit. Palagi magkakasakit yung anak nyo. Na, kuwari, every other week, may sipon, ganyan. Basta ano, kailangan nyo, kumpletuhin nyo yung vaccinations ng mga anak nyo para syempre mabawasan yung risk na magkasakit, lalo syempre kasama nila yung ibang mga bata. Pati pag sa preschool, mapa-preschool man o daycare, ganyan. So, ayun. Yeah, so, ganun kadalas. Kasi parang experience namin yung anak namin for 2 years since COVID baby siya. Sa span ng 2 years ng buhay niya, once or twice lang siya nagkasakit. Yeah. Pero pagdating dito, parang first 3 months, halos every month, nagkakasakit na. Parang ganun. Siyempre, ibang environment dito, tsaka ano. Iba-ibang so, magkakasakit virus kasi. Magkakasakit mo lang sa sipon, ganyan. Lalo sa ano, tawag nito? Yeah, so weather. Adjustment sa weather. Tapos yung madaming virus ba? Ano ba yung pollens ba? Hindi ko alam. Allergies. Allergies, ganun. Kasi nga, yung mga trees, di ba, nag-ano siya? Oo. Hindi na kang dive deep ito. Science na yun eh. Yeah. So, i-search nyo na lang daw. In short. Oo, i-search nyo na. Kitty! Ang call dito ni Kitty. Kitty! Sito yung style? Please! Dali, day sa tayo. Ayun, ano pa ba? What else? Guys! What else? Ano ba bang, Ken? Something important? I think that's it about schooling. Hindi, schooling ng ganyang kaliit na bata. Daycare. Pero syempre, hindi namin alam yung kapag kunwari elementary na or high school na ganyan kasi syempre. Yeah. Next na lang yun, pagka lumaki na si Kiki. Kulalaki ba siya? Oo, kulalaki siya. Late na ngayon. Kasi jeans, tsaka ano, yung pinakatulog na mahalap. Yeah. Gusto. Don't ask me. Hola? Wag mo ganun? Why? Why? Why you don't want us to ask you? Why? Because you're playing the play-doh? Because you're so busy. You know, you're busy? You're so busy to answer. Stop asking. Ganyan na kapag ano, tututo na mag-English yung bata. At huwag niyo pong kalimutan na turuan sila mag-Tagalog. Yeah. Pero wag yung mga ano, di ba kasi tinuturuan ng mura yung mga bata. Pag yun, budget. Iba pa rin yung marunong nagtagal. Para hindi sila mabenta sa Pilipinas. And ma-enjoy nila yung pag-uwi sa Pilipinas kasi ano, nakakaintindi sila ng Tagalog. So makapunta sila kahit saan. So yun. Siguro magpa-follow up na lang kami kung may mga nakalimutan kaming ano. Nakalimutan kami sabihin regarding daycare. So, next video, probably, i-discuss naman namin about sa ano, yung mga gastos namin dito sa Canada. As a family of 3. Ganyan. So, from kuryente, cellphone bills, rent, credit card bills,
hindi na. Mag-groceries yan. Groceries. RESP, etc. etc. Yan. Ayun. Yun lang for now. Ewan ko, next time. Hindi namin alam kung kailan kami mag-next na mag-upload. Kasi syempre, busy rin kami. Parehas kami may work. Tapos syempre, pag-uwi sa bahay, si Kitty. Kanya-kanyang gawain bahay. Siguro mga ano, tatry namin mag-upload. Mga ano, mga once twice or... Once a week, ganyan. Ay, twice a month. Well, ewan ko, try natin. Once a week or twice a week, ganyan. Depende sa sipag or depende sa kung ano yan. Mag-ano lang kayo, mag-comment kayo, tapos kung ano yung mga gusto nyong itanong sa amin, i-ano nyo lang sa comment section or comment box, tawag dun. Hindi ko alam. Basta kung may mga tanong kayo or may mga gusto kayong parang topic na i-discuss namin, hindi naman kami ganun... 2022 lang kami dumating dito, pero we've done our research, so alam naman namin kung ano yung mga ano mga nangyayari dito, kung ano yung mga dapat gawin or hindi dapat gawin bago pumunta dito or kapag nandito na. So feeling namin enough naman yung ano yung knowledge namin para mabigyan kayo ng tips ganyan or tricks na lang. Yeah, konting ask for experience, pero syempre, kasi dahil na, hindi pa kami ganun katagal dito. So, based na lang sa mga na-research namin. Kasi malalim din kami mag-research eh, lalo kapag tungkol sa mga living situations dito, etc. etc. Ganyan. Ayun. So, that's it, guys. That's it. Thank you sa pagsama sa aming ano. Tawag ito, dinner dinner vlog. Yeah, sana nabusog kayo. Yung vlog na to, ano, hindi naman ano, gusto lang kami share yung mga gusto na mga nalaman namin ganyan, or mga experiences namin dito. Tsaka para ma-update na rin yung mga kamag-anak namin. Mga kamag-anak. Tara kayo diyan sa Pilipinas. Ayun. Say bye-bye, Kitty. Okay, bye-bye. Bye-bye. I'll do the peace sign. Peace. Peace, come on. Show it to the camera. Peace. Peace. Peace, come on. Peace. 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 Ayan, ubo lang. Ayun. Ayan. Ayan, tulad niya. May ubo siya ngayon. Ayan, so bye-bye. Peace out. Yo. Peace out. 1, 2, 3. Bye-bye!